bukod sa ano, kasi medyo na-delay yung delivery ko, di ano, talagang minura ako, minura niya ako that time. Pero kasi hindi naman ako ano, pero binayaran pa rin niya naman yung ano, yung in order niya. Yun nga lang, syempre delay na nga rin din. Sa inunawa ko na lang kasi siguro office yun eh, yung pinag-deliveran ko. Meron silang break time na tinatawag. So, lunch break. 1 hour lang talaga. Hindi ko na-deliver. Natitira na lang 15 minutes bago matapos yung break nila. Saka pa lang nila na-receive yung order. Eh, sa totoo lang, hindi ko naman kasalanan. Kasalanan din ng store kasi delay. So, i-follow up na ng follow up. Alam naman, i-cancel ko. Pag i-cancel ko yung ano, yung delivery kasi, ano naman, parang less credit naman yun sa amin. Bawas star, kumbaga. Kasi sa isang araw, minimit namin na dapat may ma-receive kaming star pagdating sa ano. It means good service kapag may star ka, parang ganun. So, hindi naman pwede kami basta-basta mag-cancel. So, yun lang ginawa. Inunawa ko na lang din. Tapos, medyo hassle din, una-una. Yung time na dapat nakadalawa, tatlong delivery ka that time, eh, isa lang. So, isa lang din naman yung delivery charge na binigay sa'yo or binayaran sa'yo. Sinabihan ako ng word na natatanga-tanga ka namang rider ka, ginanon ako. So, medyo ano, of course naman, nakaka, ano yun, nakakasama ng loob. Kaya lang, after naman doon, nabigyan lang ako ng pasensya. After nun, paglabas ko ng ano, nakita ko ng kasama ko, uy, pre, yung ano mo, yung motor mo, eh, ano na, itotow na. Sabi ko, oh, teka lang, talagang nagtatakbo ako palabas para lang, ano, tingnan, may titikita na sana ako nung ano, na enforcer. Sabi ko lang, sir, ako dinala ko lang po tayo, pinaakit po nung ano nung client ko nung nagpa-deliver ko. Oh, next time. Saka tingnan niyo naman po, wala naman po sa white line yung ano ko, yung ano safe pa naman po. Hindi naman din po siya obstruction. Pero lang kahit pa paano eh, alam ako sa ganun na para at least hindi ako nagindihado pagdating yung time na yon na may nagka-problema na ako sa delivery ko, yung parking ko, hindi ko alam kung mali ba or tama, pero at least within that day na really, ano naman, na parang nasolusyonan din. Tapos maganda rin, hindi naman na, hindi ako tinikita unang una. Kasi una, pag tinikita, siyempre violation yun. Alakarin mo pa yung ano mo. So, good thing pa rin. As in, ano ko na lang siya. Parang inisip ko na lang na something good is happened pa rin sa akin after that time. Ayun. Mga ganong klaseng mga customers or client, siguro parang i-treat na lang din nila yung ibang yung mga ganong tao or mga empleyado na same as them na lahat naman tayo is human. So may iba't ibang feelings, may individuality, pero siyempre always do respect each and every one na makakasalamuha mo or maging customer mo niyan, mo man yan, or ano, client, or minsan ka-transaction mo, or mas mababa sa'yo, mapa-rider man yan, mapa-employer, kahit farmers, o kung ano mang klase, or ano yung pinagkakaabalahan, or pinagkakakitaan nila. So, pantay-pantay lang na bilang mga tao, respeto lang yung kailangan. Yun.